ay isang tomboy na gusto raw magkaanak sa kinakasama ni Kay Celine. O ito na, unang-unang tanong ko, totoo ba yun? Gusto mo magkaanak? Opo. Bakit? Para po maging masaya kami ni April. Sabi mo, nangangati ka kasi. Gusto? Tulog, oh. Gusto mo anak para maging masaya kayo ni April? Opo. Bakit? Hindi ba kayo masaya ni April? Gusto po namin may kasama sa buhay. Gusto nyo nang may kasama sa buhay? Ilan taong ka na ba? 18 po. Oh, bakit gusto mo agad magkaanak? May trabaho ka ba? Wala po. Oh, paano mo pakakainin yung anak mo? Magtatrabaho po. Magtatrabaho ka kapag nagkaanak ka na. Paano nyo napag-desisyonan kung sino ang magbubuntis? Nag-ano po kami, nag-usap po kami. Oh, paano napag-desisyonan na ikaw ang magbubuntis at hindi siya? Sabi ko, gusto mo ikaw na lang. Sabi niya, ikaw na lang. Hindi niya alam. Doon pa lang, nagpapasana sila, no? Ikaw na lang. Sige. Tapos nagpag-desisyonan yung? Ano? Magkaanak ako. Ikaw na? Opo. So, siyempre, naisip mo rin na, siyempre, ang gusto mo talaga, eh, babae, kasi tomboy ka, di ba? Paano nyo naman na pag-desisyonan na si Alvin mismo ang magiging ama nitong batang to? Kasi po, siya po yung nakita ko, eh. Ah, okay. So, anong usapan nyo ni Alvin? Unang beses, nagkwento ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, bayaran na lang kita. Kumayag naman siya. Sabi mo, bayaran na lang kita ng 500, tapos, ano, ikaw ang, ano, kailangan magbuntis ako. Okay. So, gusto ko malam kung paano nagkakaroon ng ganong klaseng transaction, eh. Diba? So, paano ba nangyari usapan? Nagiinuman ba kayo nito? Oo, nagiinuman po kami. Nagiinuman kayo ni Alvin? Birthday ko po nun. Birthday mo nun. So, 18th birthday mo nun. Opo. Parang debut. Mm. So, sabi mo kay Alvin, oh, ganito. Ano sabi niya? Sige daw po. Sige daw. Kailan nangyari yung transaksyon? June. So, doon June, saan kayo nagpunta? Sa bahay nila. Doon kayo nagkita sa bahay nila? Huh? Eh, doon ka nakatira? Kapal lang mukha mo. Nagpumapasok po kasi ako eh. Ah, okay. So, doon kayo nagkaroon ng something happening there? Opo. Kamusta naman yung ano mga pangyayaring yon? Ayos naman. Ayos ka rin lang. Ayos. Very, very short naman. Ayos naman pala. Ayos naman. No? Ano ba? Kumusta experience? Okay. Straight to the point na tayo. So, may nangyari sa inyo ng araw na yun, noong June. Opo. Ito ba yung first time mo sa lalaki? Opo. Nasaktan ka ba? Opo. Okay. Nang may nangyari sa inyo ni Alvin ang araw na yun, naulit pa ba? Opo. Ilang beses? Tatlong beses. So, bakit naulit pa? Kasi hindi ka nabuntis. Opo. Kaya inulit nyo. So, ibig sabihin, 1-5 na. 1-5 na. Hindi po, isang beses ko lang po siya binayaran. Ah, isang beses lang. Nung sumunod na may nangyari sa inyo, ano naman yung naging usapan nyo? Ano? Punta kami doon sa kanila. Tapos, hindi, anong usapan nyo na parang, oh, hindi pa ako buntis eh, so isa pa. Ganon. Sa payag naman si Alvin. Opo. So, okay. Pero balita namin ayon sa research, pag kayo nakikita kayo, parang siguro pasiguro na may mga ano, eh, nakakadalawang round daw kayo. Wow. Jelly, ha? Information mo, ha? Kabaksi. Ba? Detalyado. Oo. Italyado, ha? Ako may tanong. Kasi para umabot sa pangatlong beses at walang bayaran na transaksyon na nangyayari na after the first. Hindi na for money ito. Medyo nag-i-enjoy ka na rin ba? Opo. Talaga? Nako, baka masakit yun for April. Totoo ba na medyo napapamahal na sa'yo si Alvin? Opo. Nako, na in love. Si April, alam niya ang mga nangyayari. Kaya lang, para pumunta siya kay Celine at ikwento ang lahat, ibig sabihin, baka nararamdaman na rin niyang nag-iiba ka sa kanya. Opo. Tama ba? Opo. Anong pinag-usapan niyo ni April? Nag-away po kami. Bakit daw? Kasi nga daw, may lalaki daw ako. Sinabi ko sa kanya, kasalanan mo naman to eh. Bakit na naging kasalanan niyo? Eh, gusto ko siya eh. Pinilit niya ako. Ikaw naisip na lang, mo ba na kung siya baka mami, mag-enjoy din siya, tas ganun din ang maramdaman mo? Ang usapan lang kasi, baby. Oh. Yun nga ang usapan eh. Tas, kaya lang hindi mo maiwasan na parang nahulog din ang loob mo. Opo. Bakit sa palagi mo nahuhulog ang loob mo kay Alvin? Kasi siya kasama. Sarap siya kasama. Ano pa? Masaya. Nagda-date ba kayo ni Alvin? Maliban sa mga araw na may nangyayari sa inyo? Opo.
So, ilang beses na kayo nagkikita? Ha? Tatlong beses din. Talaga walang date pala, Jill. Tatlong beses. Wala nga eh. Yun sa... Pero ano, nagte-textan ba kayo? Hindi naman. Tintin, ako! Kaloka. Parang talagang nagkakaroon din siya ng feeling. Siguro hindi maiiwasan na magkakaroon ng gano'n. Kasi first niya yung si Alvin. Yes. Diba? First, yes. First mo, diba? First boy, first man in your life. Pag may nangyayari sa inyo pagkatapos nag-uusap-usap pa kayo, ganon. May ano ba? May hug-hug? May mga yakap-yaka or... pagkatapos? Mayroon po. Usap-usap? Ganun. May tanong ako. May I love you na ba? Wala po. Ah, wala pa. Hindi pa kayo maabot sa punto nag I love you shot sa'yo. Ikaw ay nag kahit biro-biroan lang. Kahit biro-biroan lang, wala namang ganun. Hindi kaya confuse ka lang? Sure ka na mahal mo siya? Medyo sure. Ikaw ba naguguluhan ka pa sa nararamdaman mo para kay Alvin at saka kay April? O medyo siguro naguguluhan ka? Hindi ka pa sigurado kung ano talaga ang gusto mo? Parehong matimbang, no? Pareho silang may halaga sa'yo. Opo. So, pwede pa tayong maglagay ng clip sa buhok ni Jelly. Magbestida. Ah, wala. What's okay. Ituloy na muna natin dahil feeling ko marami pa tayong impormasyong dapat makalap, Tintin. Sure yan, sure. Siya naman ang girlfriend ni Jelly. Matapos marinig ang pagtatapat ng tomboy na minamahal, ano kaya ang kanyang reaksyon? Eto na po siya, April Joy Gabak. Humarap ka na! Eto na si April Joy. Alam mo ba kung ano to nangyayari dito, April? Opo. Aware ka na, di ba may usapan naman kayo talaga? Opo. O so bakit parang ang nangyayari ngayon, nakaramdam ka ba talaga ng pag-iiba mula kay Jelly? Kaya biglang nagkaroon ka na ng selos kay Alvin? Opo, nag-iiba na po siya. Paano siya nag-iba? Iba na po kasi. Parang hindi na siya yumayakap sa'yo? Hindi na siya nagsasabi ng I love you. Lagi na po kami nag-aaway. Sa mga maliliit na bagay, gano'n? Nagkakainisan? Dahil po dun sa Alvin na yon. Usapan namin, magkana kami, hindi magmahal siya ng lalaki. Paano to? Sabi niya medyo parang nakoconfuse siya kasi sa tingin niya na-in-love na siya kay Alvin. Mamahalin niya yun paano ako? Iniwan ko nga yung pamilya ko para sa kanya eh. Nagsasama ba kayo? Opo. Nagsasama kayo? Saan kayo nagsasama? Sa bahay po nila. Bahay nila? Alam ng mga magulang? Nandun ang magulang? Opo, alam po ng magulang. At okay lang sa magulang? Opo. Ilang taon ka na ulit? 22 po. 22, tapos? 18 Jelly po. Ay 18. Gano'n na kayo katagal? 3 years na po kami. Huh? 15 ka pa lang nun? Oo. Matagal na rin. 3 years, may pinagsamahan na talaga kayo. So, hindi mo akalain na magiging ganito? Kasi gusto mo lang naman magkaanak kayo. Opo. Ba't ka pumayag sa ganitong usapan? Pares naman po namin ginusto eh. Mm-mm. Eh, di naman po kami magkakaanak. Pares naman po kaming babae. Mm-mm. So, nagplano po kami na mag-anak kaming dalawa. So, sabi ko sa kanya, siya na lang. Hindi ko naman kaya eh. Opo. Bakit hindi kaya? Ba't hindi mo pa kaya? Siya lang gusto ko eh. Ayaw mong magbuntis, hindi mo nakikita sa sarili mo na ikaw ang magdadala ng baby sa iyong sinapupunan. Hindi ko po feel. Hindi mo feel? Or baka hindi ka lang ready? Hindi pa po ako ready. Siya ang pumayag ngayon. Opo. So, nararamdaman mo ba sa sarili mo na parang may konting guilt? Na pinayagan mong siya ang makipag-relasyon o makipag-sex kay Alvin para magkaanak? Opo. Dapat po hindi na po namin pinagplanuhan yun. So, tuwing may nangyayari sa kanila, alam mo? Opo. Sinasabi niya po sa akin. So, alam mo tatlong beses na? Opo. Pero di ba, so ganito, sa unang beses, alam mo na si Alvin kaagad? Hindi po. Ay, hindi mo alam si Alvin agad. Kailan mo nalaman na si Alvin? Lang pala ni Jelly. Kailan mo nalaman na si Alvin pala yun? Yung huling nangyari na po sa kanila. Anong pangatlong beses? Opo. Inamin niya sa'yo na si Alvin yung lalaki. Hindi niya, tinatanong ko po siya, ayaw niya umamin. Paano mo nalaman? Yung mga tatlong araw na, binilit ko po siya, umamin siya sa akin. Ah, kaya finally, pagkatapos nun, tsaka mo na pinuntahan si Kayceline. Opo. Kilala mo rin kasi personally si Alvin, di ba?
Nakikita ko po siya, pero hindi kami close. Ah, kayo ni Casey Lynn ang magkaibigan. Opo. Eh, pero kinuwento niya ba sa'yo? Di ba dapat gano'n excited, di ba? Oo nga, kasi, first experience. Saka, alam niyo yun, may usapan kayo eh. Ikinuwento niya ba sa'yo kumusta yung experience niya sa isang lalaki? Hindi po. Hindi ka rin nagtanong? Hindi po. Parang deadma-deadma lang kung hintayin niyo na lang kung mabubuntis o hindi. Opo. So, parang nag-solo talaga siya, nagplano siya talaga. Siyang gumawa ng paraan. Pero ba't di na siya nagkukwento? Ba't di ka nga pala nagkukwento rin? Kasi diba siya excited ka eh? Wow, magkaka-baby na tayo. Ganyan. Something. Masasaktan siya. Masasaktan kasi siya. Opo. Yung silence na yan, maraming ibig sabihin eh. Nakakapraning yan. Tanungin nga natin yung mga kasama mo dyan na tao bayan natin. Tanungin medyo complicated, no? It's complicated. Status ng ating relationship. Paikot-ikot ng silya. Parang buhay. O, sinong gusto ano? Magbigay ng opinion. O, ayan, ma'am. Sige. Ano pang ating maipapayo, ma'am? Kasi, kung sila talaga ay kasal na, dapat, hindi na sila maghiwalay. Oh. Hindi po sila kasal. Ah, hindi kayo kasal. Yun. Yun ang problema. Pwedeng, bigay mo na lang yung asawa mo sa kanya. Oh. Kasi, ano eh. Bigay. Hindi malaki. Papamigay na. Magpapaubaya na siya. Paparaya na siya. Hindi naman daw kayo kasal, Casey Lynn. Ano po? Eh, siya naman po yung nauna. Una po siya. Una siya eh. Ay, linuloko niya nga yung kanyang kinakasama eh. Oh, what more kung magkaroon kayo ng anak, lalo pang problema yan. Ako po, orin ba? Tama, tama. In fairness, ngayon naman, oras na naman para malaman natin ang inyong boto mula sa ating opinion meter. Mga ka-face the people, dapat bang ipahiram ni Casey Lynn ang kinakasama niya kay Jelly na gustong magkaanak? Gamit ang iyong vote pad, pindutin ang letter A kung oo, pindutin naman ang letter B kung hindi. Makialam at bumoto na! At eto na ang resulta ng ating opinion meter dito mismo sa studio. Tingnan nga natin. 18% ang nagsasabing oo, iba pahiram. Pero 82% ang nagsasabing wa muna, huwag kang magpapahiram. Pahiram ng iyong kinakasama yan ang hiling ni Jelly para siya ay mabuntis. E sino nga ba ang lalaking willing daw na mahiram? Yan ang dapat niyong tutukan sa pagbabalik na Face the People!